guys, this is Angeli, online editor of BiteSize. So for today's video, gagawa tayo ng regional noodle dish from the north. Ito ang Sinanta. Let's start. So ano ba ang Sinanta? Well, it's an ibanag noodle soup na kinakain pag celebrations at pag syempre malamig ang panahon. Gumagamit siya ng clams, tsaka ng karne sa sabaw niya, kaya sobrang linamnam. At dun tayo magsisimula sa sabaw niya. To start with, we'll get our water. Ayan, kumukulo na ang ating tubig. Pwede na natin lagay yung pork. At pwede na rin ilagay yung chicken. Ngayon, gagamit tayo ng chicken thighs para mas malasa rin yung sabaw natin. And para mas lumasa ang ating meat stock, lalagyan natin siya ng asin and our aromatics. Onions. At lagay na rin natin ang peppercorns. Ayan, nalagay na natin ang ating aromatics. So, we'll let this boil until maluto yung karne. 30 minutes na since nagluluto yung ating meat. Tignan na natin siya. Ayan, mukhang luto na. Hiwalay na natin siya. So, natanggal na natin lahat ng karne at papalamigin muna natin siya. In the meantime, i-filter out lang natin yung aromatics para maging clear yung broth. So, habang pinapalamig muna natin yung pork at chicken, gagawin natin yung clams. So, I have here yung mga big clams. You can use big clams or small clams. Basta importante, may clam sa recipe. Ayan, we'll just wait for the clams to open up. Ayan, nagbukas na yung clams natin. I-reserve na natin yung broth. Ayan, lumamig na yung ating mga karne. So, it's time to cut the porks into strips, tapos i-shred din yung chicken. Nakata natin yung pork at na-shred na natin yung chicken. Let's move on to the next procedure. Ayan, moving on na tayo sa clams. Lumamig na siya. Pwede lang natin siyang ihwalay sa shell. And na-separate na natin yung clam from the shell. So, di-discard na natin yung mga shell natin. Tapos, let's move on to the next procedure, yung pagtisa ng aromatics. Ayan, isosotay na natin yung aromatics for the broth ng sinanta. So, let's open the stove. Then, put in our cooking oil. Ayan, nalagay na natin ang ating cooking oil. Next is garlic. Nagbabubble na yung garlic, so mainit na yung oil. Lagay na natin yung onions. So, ayan, mabango na yung aromatics. You can put in the pork and the chicken. Pwede na natin lagay rin yung hibi or dried shrimps. Pwede na rin natin lagay yung clams. Pwede na natin ilagay ang annatto powder. Then next, isi-season na natin siya with patis. So, nalagay na natin yung patis. Pwede na natin lagay yung mga sabaw natin. So, first, yung meat stock. Next, lalagay naman natin yung clam broth. Para mas umangat pa yung lasa niya, lalagyan pa natin siya ng paminta or ground pepper. So, another unique thing about the sinanta is dalawang noodles niya. One is yung sotanghon and another is ladet or flat noodles. Gagamit tayo ng sotanghon. Next, gagamit tayo ng egg noodles. So, kung napansin nyo, nauubusan na siya ng sabaw kasi nakakain or na-absorb ng noodles yung ating broth, you can just put more liquid, like putting more broth or kahit water lang. Ayan guys, luto na yung noodles. So, ipa-plate na lang natin siya tapos lalagyan na lang natin siya ng garnishes. Ito na ang ating sinanta. Usually, kinakain siya kasama ng pinakuku or fried dough. Pero ngayon, solo flight muna siya. For more regional dishes, don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, BiteSized.ph. Try na natin siya.